Sisimulan ko ang aking kwento noong 2008, buwan ng Marso. Nagtatrabaho po ako sa isang fast food chain at may inuupahan po kaming boarding house po malapit sa CommonWealth Market. Hindi ko na po tanda yung eksaktong lugar ng inuupahan namin. Bali, magkakasama po kami ng mga katrabaho ko sa bahay na iyon. Morning shift po ako noon at 2 PM po ang out ko. Umuwi po ako kasama ang girlfriend ko noon at nagpahinga habang nanonood ng TV. Sa pwesto po namin, tanaw po doon ang gate sa labas. Normal lang po ang lahat ng mga oras na iyon. Mga ilang sandali lang, hindi ko po alam kung bakit parang may umagaw ng pansin ko sa may gate sa labas. May nakita akong isang babae nakatayo po doon. Tila nakayuko siya at mahaba ang buhok. Hindi siya katulad ng ibang naririnig ninyo sa kwento na nakaputi. Pero sa isip ko, kahawig niya po ang aking tiyahin. Pagkakurap ko po ng aking mata, bigla po itong nawala. Medyo kinalabutan ako nun. First time ko maka-experience ng ganun. Mga ilang oras lang nakalipas, inabalitaan kong kamamatay lang ng aking tiyahin. Doon ko napagtanto na nagparamdam sa akin ng tiyahin ko. Binalot ako ng sobrang kilapot nung mga panahong yun. Bago po ang kwentong iyan, inagkagalit kami ng aming tiyahin. May sakit siyang tuberculosis noon. Yun din ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Hindi ko na po isasama ang dahilan ng aming pag-aaway. 2 linggo makalipas ang pagkamatay ng aking tiyahin, naghahanda ang aking isang katrabaho na si Kuya Christian sa kanyang birthday kasama ang kanyang girlfriend na si Ate Lian. Sobrang excited kami kasi puro na lang kami duty sa trabaho noon at sabik na sabik kami sa mga happy-happy. Hindi namin alintana ang isang kahindik-hindik na mangyayari sa araw na iyon. 5 PM ng hapon, kasagsagan ng aming kasiyahan noon, inaisipan naming magpa-picture. Ako at ang iba pa naming mga kasama. Pero noong tignan namin ang picture, ay may katabi si Ate Lian sa isang picture na isang batang maputla ang kulay. Kinalabutan kaming mga nakakita. Kasi wala naman kaming bata na kasama noong mga sandaling yon. Hindi namin ito ipinaalam kay Ate Lian kasi ang alam namin, matatakotin ito at baka mawalan ng gana sa kasiyahang nagaganap. 7:30 PM, nagkakasiyahan pa din kami. Malakas ang tugtugan sa aming inuupahan. Napansin namin ni Kuya Christian, si Ate Lian at isa naming katrabaho na nag-usap. Umiiyak si Ate Lian. Nang aming alamin ang kanilang napag-usapan, ay nalaman namin na nagbuntis pala si Ate Lian. Nasasariwa niya daw yung hirap na dinanas niya nang siya ay makunan, kaya ito umiiyak. Nakainom na din ito, pero hindi naman madami. Iyak siya ng iyak. Pilit itong pinapatahan ni Kuya Christian, pero ayaw nitong tumigil. Alas 8 ng gabi, iniwan ko na ang magkasintahan. Mas pinili ko na lang na uminom at makasaya sa iba pa naming katrabaho. Sa kalagitnaan ng aming kasiyahan, ay isang malakas na sigaw ng babae na animoy nagagaling ito sa lupa ang aming narinig. Nakakakilabot ang tono nito. Agad kaming tumakbo sa loob ng bahay at nagulat kami sa aming nasaksihan. Si Ate Lian, nakatayo at tila galit na galit. Pagtingin ko sa kanyang mga mata, nanlilisik ito at mapula ang kanyang mga mata. Pilit namin itong pinapakalma. Sa akalang dala lang ng alak, kaya ito nagwawala. Pero nagkamali ako. Kuya Christian, anong nangyari kay Ate Lian? Tanong ko kay Kuya Christian. Hindi ko nga alam, kanina umiyak lang yan at pinapatahan ko. Bigla na lang nagsalita ng mahina. Pero nakakatakot na boses ang sinabi niya.
mamatay kayong lahat. Nagulat ako nung sinabing iyon ni Kuya Christian. Nung lapitan ko si Ate Lian, sinubukan ko itong hawakan sa braso niya. At ang nangyari, hinawi nito ang aking kamay ng sobrang lakas. Nanlisik ang mga mata nito at tila gagawan ako ng masama. Hawakan natin si Ate Lian. Hindi na siya yan. Sabi ko sa mga kasama ko. Apat kaming humahawak sa kanya at pilit namin itong inihiga. Napakalakas niya. Hindi namin akalain na sa isang babaeng 4'11 lang ang height, eh kaya kaming apat na lalaki na humahawak sa kanya. Si Kuya Christian ang humahawak sa ulo na ni Ate Lian, yung dalawa kong katrabaho sa magkabilang kamay at ako humesto sa may bandang pinti. Tinitigan ko ang mga mata nito. Mapupula ito at nalilisik. Sabi ko sa kanya, "Sino ka?" Nagsalita ito. "Gusto mo ko makilala? Pakawalan niyo ako at papatayin ko kayo lahat." Hindi ko alam kung anong klaseng elemento ang sumanib sa aming kaibigan. Ayon sa aking lola, kung makaengkwentro ka ng ganito, ay huwag na huwag kang magpapakita ng kahinaan at kung magiging mahina ka, di baka sa'yo ito sumanib. Wala akong alam kung paano magpaalis ng masamang espiritu. Kaya ang aking nasambit na lang ay isang mura at inutusan itong umalis sa katawan ng aming kaibigan. Nagulat ako sa nangyari. Tumalsik ako sa pagkakadagan ko sa mga binti nito. Malakas siya kumpara sa ordinaryong tao. Pati ang ibang mga humahawak sa kanya ay nakabitaw na rin. Lumapit ito sa akin at sinabi nito na, "Mamamatay ka!" Dali-dali kaming bumalik at pilit itong pinapahiga. Subalit, napakalakas nito. Mabigat na rin sa pakiramdam ang buong paligid. Pakiramdam ko noon na hindi na mawawala ang elementong sumanib sa aming kaibigan. Sigaw ito ng sigaw sa nakakatakot nitong boses. "Papatayin ko kayo! Lumapit kayo sa akin ni Riza!" Boses lalaki at nagiging boses babae. Sabay tatawa na parang demonyo. Buong lakas naming hinahawakan ito para hindi makawala. Sa takot ng dinaming lahat na baka kung ano ang gawin nito sa amin. Iiyak, tatawa. Paulit-ulit sisigaw. Iiyak, iiyak at sisigaw. Nakakatakot. First time ko makita na sinasanibang tao at babae pa. Tumagal yon ng mahigit isang oras na ganun ang sitwasyon namin. Maya-maya, may biglang nagsalita sa likod ko. Isang matandang babae. Hindi namin alam kung saan ito nanggaling. Nagulat na lang kaming lahat nang bigla itong sumulpot sa likuran. Kasama nito ang may-ari ng inuupahan namin. Sabi ng matanda, bitawan niya siya. Sinenisan kami ng may-ari ng bahay. Nabitawan namin si Ate Lian. Nagulat na lang kami na parang naging maamong bata si Ate Lian na natatakot sa matanda. Sabi ng matanda, "Iwanin mo ang katawan ng babaeng yan. Ako ang harapin mo. At huwag yang walang kalaban-laban na batang babae." Lumapit ang matanda at hinawakan sa noo si Ate Lian at nagbanggit ito ng salitang Latin. Maya-maya, bigla nilang umiyak si Ate Lian ng malakas at unti-unti itong nanghina at nakatulog. Namangha kami sa matanda. Yung bigat ng pakiramdam na nararamdaman namin, unti-unti na ding nawala sa buong paligid. May inabot ang matanda kay Kuya Christian na isang papel. Dasal daw iyon na nakasulat sa isang Latin. Ilalapit lang daw kay Ate Lian iyon at hindi na ito sasaniban. Pahabol pa ng matanda, "Hindi lang tayo ang nasa mundong ito. Matuto kayong rumispeto sa mga hindi natin nakikita. At ikaw lalaki, dinuro ako nito. Matuto kang magpatawad sa taong namayapa na. Hindi lang isa ang sumanib sa inyong kaibigan. Isang bata at isang galit na babae ang sumanib sa inyong kaibigan.
Natahimik ako at natulala sa sinabi ng matanda. Marahil, ang aking tiyahin siguro ang isang sumanib kay Ate Lian. Nagsisi ako. Tama ang matanda. Kailangan kong magpatawad. Nawala na ang matanda, na kagaya ng kanina, bigla na lang sumulpot at bigla na lang nawala. Sabi ng may-ari ng bahay, isa yung matandang mambabarang na kayang magtaboy ng masamang espiritu at elemento. May mga ganun pala talagang tao na may kakayahan sa panggagamot sa mga nasasaniban. Naging okay na ang lahat. Natigil ang tugtugan at inuman. Sinasariwa naming mga nakasaksi ang mga nangyari ng gabing iyon. Si Ate Lian naman, bumalik na ito sa dating itsura niya na maamo. Akala ko sa palabas lang may ganitong pangyari. Sa totoong buhay din pala. Boss Paul, salamat sa pagbabahagi ng aking kwento. Actually, may part 2 ang kababalaghang nangyari sa buhay ko. Salamat po, more power sa inyong programa.